Good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSP team bahay na nakatutok ngayon. Alamin na po natin kung ano ba ang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Tuesday, April 12, at ang latest update sa dating Tropical Storm Agato na isa na lang uling Tropical Depression, pati na rin dun sa update sa Severe Tropical Storm Malakas. Tuluyan namang nalusaw na yung low pressure area na nabuo naman sa southwest of Puerto Princesa. Makita natin dito sa ating satellite image ng Tropical Depression Agaton na lang ang may direktang nakaka-apekto sa siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. As of 3 a.m. this morning, ang bagyong Agaton na isa na lang tropical depression ay matatagpuan sa vicinity ng coastal waters ng Tacloban City, Leyte. Mula sa kahapong 65 kilometers per hour, may maximum sustained winds na lang ito sa ngayon na nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at gustiness o yung bugso ng hangin umaabot naman sa 70 kilometers per hour. Halos stationary o hindi ito gaano kumikilos. Inaasahan ngayong araw ng Martes ay magsisimula na rin itong kumilos pabalik southeast o east sa Philippine area, Philippine Sea, dahil na rin magsisimula na itong mahila ng severe tropical storm na may international name na Malakas na mukhang hindi napapasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Agaton ang siya namang direktang nakaka-apekto ngayon sa Visayas at Mindanao at ilang bahagi na rin ng Southern Luzon. Makita natin dito sa ating satellite image yung kaulapang dala ng severe tropical storm Malakas at ang sentro nito ay halos nasa labas lang ng boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ang Tropical Depression Agato naman ay inaasahang patuloy na ihina by Wednesday or Thursday at isa na lang itong LPA na di magtatagal ay tuluyang hahalo na rin sa Severe Tropical Storm Malakas kahit nasa labas pa ito ng FAR. Makita naman natin sa track ng Tropical Depression Agato na nakadalawang landfall na ito. Una ay nung araw ng Linggo. Linggo ng umaga ay naglandfall ito sa Kalikuan Island sa Giwan Eastern Samar. At nito alas 4 ng hapon sa may base Samar. Ngayong araw po ng Martes ay inaasahang halos stationary lang ito o erratic ang galaw nito sa areas sa pagitan ng eastern portion ng Leyte at southern portion ng Samar Island. By mid-Tuesday ay inaasahang kikilos ito paatras o pa southeast bound habang nagkakaroon na ito ng interaction papalapit na severe tropical storm Malakas. By Wednesday ay inaasahan na itong bagyong Agaton sa layong 260 kilometers east of Giwan, Eastern Samar bilang isang low pressure area habang kumikilos pa silangan papalayo ng landmass ng bansa dahil maihila na ito ng severe tropical storm Malakas. Dahil na rin sa paghina ng bagyong Agaton, inalis na rin ng PAGASA ang signal number 2 at tanging signal number 1 na lang ang umiiral ngayon. Itong mga lugar na may kulay asul o blue dito sa Luzon ay signal number 1 sa southern portion ng Masbate. Sa Visayas, Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Northeastern portion ng Cebu kasama na ang Camotes Island. Sa Mindanao naman, signal number 1 sa Dinagat Islands. Kung saan aasahan ang mga pagbugso ng hangin at pag-ulan sa loob ng 36 hours. Narito naman ang latest update sa Severe Tropical Storm na may international name na Malakas na mukhang hindi napapasok ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. this morning, ang sentro ng Severe Tropical Storm Malakas ay matatagpuan sa layong 1,235 kilometers east of Southern Luzon. May maximum sustained winds ito na malapit sa gitna na umaabot sa 110 kilometers per hour at gustiness o bugso ng hangin umaabot naman sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong northwest sa bilis na 15 kilometers per hour habang magre-recurve ito at kikilos sa direksyong northeast patungong northwestern Pacific Ocean. Siguraduhin tatanungin na naman tayo ni Direk Kirby dyan sa studio. Direk, mukhang hindi napapasok ng FAR ang Severe Tropical Storm Malakas. Wala itong direktang epekto sa bansa, maliban na lang sa inaasahan nating ihilain ito ang kaulapang natitira sa bagyong Agaton papalayo ng bansa. Ngayong araw ng Martes dito sa Luzon, sa umaga pa lang, inaasahan pa rin ng light to moderate at times heavy rains sa Bicol Region, Masbate at Romblon. Samantala dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin ng partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, dulot naman ng mga localized thunderstorms lalo na pagdating ng hapon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Hindi po ito epekto ng bagyong Agaton. Dito naman sa Visayas, moderate to heavy rain with times intense rains ang asahan sa eastern at central Visayas, Capiz, Aklan, Iloilo, Antique, northern portion ng Negros Provinces, northern portion ng Cebu kasama na ang Bantayan at Camotes Islands. May inaasahan pa rin pag-ulan sa Caraga at Dinagat Islands dahil na nasa ilalim pa rin ito ng signal number 1.
Cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, particular na nga rin sa Caraga at Northern Mindanao, ganun din sa Davao Region at Zamboanga Peninsula. May inilabas na moderate flood advisory pa rin ang PAGASA sa Caraga at Northern Mindanao. Maliban na lang sa malaking bahagi ng Luzon, malaking bahagi pa rin ng bansa ang makakaranas sa mga pag-ulan ngayong araw, lalo na pagdating ng hapon at gabi. Kaya sa mga lalabas ng bahay at huwag kalimutang magdala pa rin ng payong panangga sa ulan. Pinapayuhan pa rin po natin doon sa mga nakatira sa mga low-lying areas at malalapit sa mga kabundukan na lumikas muna dahil naman sa mga possible flash floods and landslides dahil saturated na ng tubig ulan ang mga kabundukan. Ito ang itsura ng ating kalangitan na nakunan ko kanina. Maulap na kalangitan ang sumalubog sa atin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. Kaya inaasahan pa rin natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na pagdating ng hapon dito sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw ng Martes, dulot ng mga isolated thunderstorms na maaring mabuo. Sa mga oras na ito, nasa 27 degrees Celsius ang damang temperature dito sa Metro Manila with 83% humidity. Maagang sumingkat ang araw bago pa mag-alas 6 ng umaga, 5:45 a.m. Samantalang ang sunset naman mamayang 6:09 p.m. ng gabi. Ako po si Edmond Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Martes. Laging maging handa, may bagyo man o wala. Mula po din sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Balik tayo dyan sa studio.